Matapos maitala ang highest daily COVID-19 tally sa bansa noong Sabado na umabot sa mahigit 26,000, pababa na ang mga naitatalang bagong kaso sa nakalipas na 4 na araw. Ayon sa Okta Research Team, bumagal na ang hawaan ng COVID-19 sa bansa. Ang reproduction number na dating 1.35 bumaba na sa 1.23. Sa Metro Manila lamang, mula sa dating 1.39 ay bumaba na sa 1.28 ang reproduction number ngayong Linggo. Ang growth rate nakitaan din ng pagbaba. Pag bumaba yung reproduction number, yes, kumukunting hawaan, or bumabagal yung hawaan, the growth rate will also decrease. Pero, like ngayon, sa NCR, 1.28 reproduction number, growth rate is 9%. Pag bumaba yung reproduction number to 1, yung growth rate naman bababa to 0%. You know, I mean, and then magiging negative. Pag negative na yung growth rate, ibig sabihin, kumukunti na yung cases natin. In fact, nationally, 6% na lang nadadagdag. Dagdag pa ng Okta Research, asahan na makita na sa mga susunod na linggo ang peak ng COVID-19 cases sa bansa. We might be getting close to the peak nationally. And that's why we have, again, renewed hope na we might not hit 30,000. So most likely today, we'll still see 20,000 plus cases. 20,000, maybe even up to 21,000, 22,000. We hope na, yun nga, it will be controlled na, in the sense na it will not exceed the previous high, 25,000, 26,000. And maybe the trend will start to decrease maybe next week or 2 weeks. You know? We hope. Umaasa ang Okta na sa susunod na buwan ay magsisimula ng makahinga ang health system ng Pilipinas. Based on the trends that we're seeing, we think na by October, yun nga. I'm predicting, hindi to projection, predicting. Kumbaga, may kasamang hope and a prayer na, of course, by October, talagang downward trend na tayo. Pero yung hospitalization will still remain high for the foreseeable future, for the next few weeks. Pero giit ng Okta, kailangan ang kooperasyon ng publiko upang maputol ang COVID-19 transmission sa pamamagitan ng pagsunod sa minimum public health standards at quarantine protocols. Una nang sinabi ng Department of Health na posibleng umabot sa 43,000 ang maitatalang bagong kaso ng COVID-19 sa katapusan ng Setyembre kung hindi mapuputol ang hawaan ng nakamamatay na virus. Aiko Miguel, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.